Good day mga kanyudwi, I'm Noel De La Sena and welcome to my channel. Before we proceed to this video, don't forget to subscribe and click the bell button icon for updated video tutorial. In this video, I will teach you how to type on your screen during PowerPoint slideshow. You can use this to engage your students or participants with some interactive quiz game. Alam naman natin na kapag naka-slideshow na ang ating mga PowerPoint, hindi na tayo nakakapag-type during our presentation. But in this video, I will show you how to do it. But before we start, don't forget to add, like, follow my page on Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, and Twitter. If you have any questions and suggestions for any topic you want to learn, just comment below and I will do my best to make a video for you. Now, let's start. Halimbawa, gusto nyong ipatype sa estudyante ang sagot kung ano ang tatlong main groups of islands ng Pilipinas habang kayo ay nagpe-present sa inyong PowerPoint presentation. Okay, so for example, dito sa presentation natin, naka-slideshow na po ako. So, itong island po ito, ano po ang tawag dito? For example, sagot ng estudyante is Luzon. So, all you have to do is click this button at i-type nyo po ang Luzon. Gaya ho nyan. Then, pag sinagot nyo po rito, this is our Visayas, i-click nyo rin po yung box at sa ilagay nyo na po, i-type nyo ang word na Visayas habang nakalabas po sa PowerPoint presentation. At dito po sa pangatlo, ang sagot po dyan ay Mindanao. Okay, the next slide po is halimbawa, nagtatanong kayo ng definition. For example, what is the definition of computer? So, computer is a blank that can be instructed to carry out sequence of arithmetic or blank operations automatically via computer programming. So, halimbawa, ang sagot niya po dito sa unang blank ay is a machine, tama po yan. Tapos arithmetic or logical, so itatype nyo po dyan logical operation, so gaya po yan. So natatype po natin yung ating mga sagot while you are presenting PowerPoint presentation. Next, ito naman po another type of questions no, na pwede natin gawin na nagpapakwis sa ating mga estudyante or sa ating mga participants while we're presenting our PowerPoint presentation. So, mamimili halimbawa dito. So, question 1, question 2, question 3, question 4. For examples, for question 1, if I click the question 1, may question po siya dito. Then, pag tumama po ang sagot niya dito, pupunta po tayo sa score. Then, i-type po natin si team 1. Halimbawa, may team 1, team 2, team 3, team 4. So, i-type po natin dito sa team 1 kung ilang sagot niya. For example, 50 points. Then after po niyan, balik po tayo sa dashboard. So question number 2, halimbawa, ang nakasagot naman ay si team 3. So punta tayo sa team 3 sa scoreboard. Si team 3 ay lagay natin, sabihin natin another 50 points. Then balik tayo ulit sa dashboard. Then i-click natin si question number 3. Then ang maling sagot si number si group 2. So punta tayo doon, sabihin natin ma-minusan natin si group 2, minus 10 points. Okay, negative 10. Hanggang sa umabot po tayo sa question number 4 at tumama po si group 4 so ng 60 points. Okay. So ganyan po ang presentation na nating ituturo ngayong araw. Paano po gawin lahat ng 'yan? Okay po, so balik na po ako sa ating presentation. Una sa lahat, punta po tayo sa ating PowerPoint. Open po tayo ng PowerPoint presentation. Then click the blank presentation. Okay po. Then remove this preset text box. Okay, first is mag-create po tayo. Ilagay po natin ang ating map. So, mayroon po akong map sa aking desktop. So, insert nyo lang po, click insert, then pictures, then this device. Then after po nyan, punta po ako sa desktop ko,
at nakita ko na po itong map po natin. Then click ko po insert. So andiyan na po siya sa ating PowerPoint. So next is lalagyan natin siya. Paano natin siya lalagyan ng box dito na kung saan pwede nating typean? So all you have to do is kinakailangan palabas natin dito sa tabi ng view ang ating developer. So paano natin siya ilalagay? So punta po tayo dito sa view at i-type po na i-right click nyo po dito sa blank. Okay, so right click at mapapansin nyo kung i-zoom po natin, nakalagay po dyan customize the ribbon. Okay, so right click po natin, customize, then select the customize the ribbon at lalabas po ito. So kung mapapansin natin ang developer po dito, may kita nyo po rito, hindi po siya naka-check yung box. Okay, so para ma-check po yan, i-click nyo lang po yung box button para mag-check and click okay nyo lang po. So kung mapapansin nyo sa tabi ng view, lumabas po ang developer. So ito po ngayon ang makikita natin. Now, ang next natin gagawin, i-click natin this button. Okay, so i-click nyo po yan. Then, lagay po tayo dito ng box na kung saan aabot ang ating pagta-type ng text. Okay, so then after po nyan, ipunta po tayo dito sa properties, format po natin siya. Then, lagay natin dito sa kabila. Okay, so ang font natin, ito po, pakita ko lang. So, our font and is Arial na ginamit. So, kinakailangan, i-click nyo po siya at pwede nyo po siyang palitan dito kung anong font ang gusto nyo. Anong size at saka ng font or bold or whatsoever, font type and font style. So, let's say, ang ilagay ko lang siya is 24. Okay, then after nyan, i-close ko na po siya. Ay, no, sorry. Huwag nyo po muna i-close. Then, after you select the size, the font type, and the font style, punta po tayo dito sa baba. Nalimutan ko lang, nasaan na po yun? Multiline. Okay, so yun, yung multiline. So, i-click nyo po yung multiline. From false, ilagay nyo po ang true. Okay? Then, after po nyan, close nyo na po siya. And, kopyahin na po natin itong select this box. Then, control D para makopy po siya. Okay, so, after po nyan, ilipat po natin dito para ilalagay niya sa got. Then, control D again para ilipat natin. Lagay natin dito sa baba yung sagot. Okay, so kung kulang siya, para mapasigurado tayo, punta ako dito sa properties. Check natin ulit. Ang font niya is, what is our font? The multiline ang true. Then our font is 24. Okay na siya. So, okay na ho yan. Pag i-preview po natin, ayan na po. So, pwede natin type. So, Luzon. Tapos dito sa pangalawa, Visayas. And the last one is Mindanao. So, kung mapapansin nyo, natatype natin na siya. Di ho ba? So, ganyan lang po siya ginagawa. Okay, next naman po, same din po doon sa susunod natin na questions pag nag-create po tayo. So, text box, so the definition. Okay, so the definition of computer. So, halimbawa, so I'm going to create my own definition in computer. Okay, so for example yan. Then, type ako dito ng sagot. So, computer is a machine that can count. So, paiksiin ko lang. Okay, so, papalakihin ko. And, I'm going to size it ng 54. Okay, so, next step, punta ko sa developer. So, click natin ulit yung text box, ActiveX control. Then, after nyan, tatakpan ko lang po itong definition ng machine. Okay, then, balik ako sa properties. Format natin yung Arial. Then, 54 po siya, diba? So, punta ko ulit sa 54. So, palitan ko siya. 54. Then, okay ko lang. So,
Then mini line, where are you, multi line, gawin ko siyang true and close ko na siya. So pag i-previous ko po siya, so type ko po dito sa machine. Oops, mapapansin niyo sumobra po siya. So balik ako doon. So although 54 siya, hindi rin siya nagkasya. So balik tayo sa properties at palitan natin yung font natin. So from 54 maybe let's say 50. Ayan. So sa 50 kumasya na siya. And automatic na siya na mag-e-edit mag-isa. So ayan na siya. So pag pin-review nyo, buburahin natin siya. At pag tinype natin machine, okay na po siya. So next natin is yung 3 line. So gumawa lang po ako. So new slide ulit. So nag-create lang po ako dito, nag-insert lang po ako dito ng shapes. Okay, so let's say that shape. Then I'll double click. So I'll click number 1. Then after po niyan, highlight ko po, palitan ko po siya sa home. I-resize ko po siya, let's say that one. And palitan ko ang background ng shape fill ko into let's say or yellow. Then my text will be black dapat para makita. Ayan. Then no shape outline. Ayan. Then copy ko. Control C, Control V. Then this will be my number 2. Then kopyahin ko siya. Control D to shortcut for duplicate. So this will be 3, edit ko lang, and this will be 4. So yan na po tayo, no? So mayroon na tayong questions box. So dito sa baba maglalagay ako ng button. Okay, so button ko dito, this hour, double click ko. Ito yung score natin. So score, so palakihin ko siya. Yung font niya, let's say, so papansin natin dyan, that is 36, okay na siguro. Then i-bold ko lang siya. Okay, so yan na rin ang kulay. So lagyan ko dito palatandaan. So this will be my dashboard. Okay, so palakihin ko lang, i-bold ko siya. Then you can design your own dashboard naman eh, kung paano. Then next, I'll create a new slide. So ilagay ko siya dito, let's say para madali, i-type ko siya. Then this will be you can insert your question here. Okay, then diyan ko ilalagay, copy paste. Then palitan ko correct answer. Then duplicate natin ito, control D. Then this one is wrong answer, so ipantay lang natin. Okay, so next, kopyahin natin itong score, copy ko, control C, paste natin dito, control V. Palitan ko lang siya ng shape fill to red para maiba. Okay, shape outline of no outline. None. Then mag-i-insert ako rito dahil lalagyan ko siya ng konting design. Okay, so sabihin na natin ang pipiliin nating design dito is just a simple box na lang siguro. Okay, so let's see, where are you? Yung shape na ginagawa kanina, this one. Okay, so shape natin dyan. Then let's say palitan natin ang shape fill natin into orange, no outline. And double click natin, type natin dito question 1. Okay, so palakihin lang natin. Punta tayo sa home, bold natin, and let's say question 1. Ayan. Then after that, so kung contento ka na or ikulay black mo, then next question, next niyo mong gagawin, i-duplicate mo ang slide na yan. So duplicate slide. So this will be number 2 na. Okay, so slide, duplicate natin ulit. So this will be 3. And duplicate slide,
this is question number 4. Okay. So now, in next slide, mag-open tayo ng new slide. In next slide, kopyahin natin ito. So, this will be our scoreboard. But, itong button na to, pabalik sa dashboard. Okay, so i-adjust lang natin. Ayan. So, palitan natin ng kulay para hindi siya magpapareha. So, dahil kulay blue. Okay, now, kopyahin ko itong text para mabilis. At saka ito. Ayan. So, kasama yan. Copy natin dito. So, this will be, lagay natin, scoreboard. Tapos, this one, sabihin natin, team 1. Okay? So, dito natin lalagay ang team 1. Copy, paste. Okay? Dito naman ang team number 2. Duplicate natin tong dalawa para mabilis. Lagay natin dito, team 3 and team 4. Now, dito sa team scoreboard natin, dito natin lalagyan ng sa scoring. So, punta tayo sa developer. Click natin ulit yon. And ilagay natin dito. So, itry muna natin para sigurado, no? So, properties natin. So, let's say, ang ginamit nating font dito pala, punta ko doon, is 44. Maybe dito is 40. Kasi medyo malaki. So, punta tayo sa properties. And, font. So, let's change the font into 40. Then, i-bold natin siya. Yan. Then, okay nyo lang. And the multi-line will be true. Okay? Then, after nyan, duplicate natin to by pressing Ctrl D para dyan. Then, Ctrl D again. Lagay natin doon. And, Ctrl D para ilagay natin siya dyan. Okay. So, try natin siya i-click. Okay? So, click natin dito, 40. Sabi natin 60. Ayan. So, tama-tama lang siguro. Okay. So, burahin ko muna siya. Then, escape ko. Balik ako doon. So, i-activate natin siya. So, gaya na mga tinuro ko nung nakaraan. So, punta ako dito sa dashboard ko. So, this box, ililink natin doon sa mga iba. So, click insert and action. Then, click nitong hyperlink. And, punta po tayo sa slide. Then, anong slide po siya? So, ang question natin is slide number 4 na. Okay, that is question number 1. Then, okay lang. So, repeat format natin. So, click action, hyperlink, slide, and number question number 5 siya. And, question number 3. So, click action, hyperlink, click mo select the slide, then, click ang slide 6. And the last is question number 4, hyperlink. Repeat lang po natin ang process. Punta tayo sa slide 7. And okay, okay. Now, ang score natin, pag titingnan mo yung score, pupunta siya doon sa pinakauli. So, click natin ang action, hyperlink, select natin ang slide, at punta tayo sa slide 8. Then, okay. So, okay na po. Punta tayo sa question number 1. Click natin itong score action para papuntay natin siya doon sa dulo, slide number 8. So, same process lang po siya. Okay, then slide number 5. Punta natin sa scoreboard. Then, action, hyperlink, select the slide, and slide number 8. So, yan po ang scoreboard natin. Then, click OK. So, 6 naman. So, i-click natin ang action, hyperlink, slide, and slide 8. And the last is itong question number 4, same process, action, hyperlink, slide, and select slide number 8. Then, okay. So, pagdating doon sa dulo, nakalink na rin po ba ito? So, dashboard, babalik siya doon sa dashboard natin. So, slide number 3 siya. So, i-click nyo siya, then action, hyperlink, slide number 3. Okay, so makikita nyo, yan yung dashboard. Then, okay nyo lang. And, okay. So, i-run natin ang ating slide 3. Diyan tayo mag-umbisa. So, pag-click natin yan, question 1. Pag-click natin question 1, pupunta dyan. At pag-click natin ang score, pupunta dun sa score.
pag-inlik ko ang dashboard, balik sa dashboard, question 2, pumunta ako sa question 2, punta ako sa score, maglalagay ako score, click ko dashboard, babalik, 3, score, dashboard, and question 4, score, yan na po ang dashboard. So, try natin lagyan, 50, 25, negative 10, let's tingnan lang natin, and 45. So, ayan. So, dyan po, nagtatapos, ganyan lang po, paano gumawa or paano tayo mag-type ng ating mag-type while we are using our PowerPoint presentation. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.